was made for this. I can feel the quest, it's pulling me in. I don't want no rest, I need to begin. I listen to my chest. So guys, nagbabalik na naman tayo sa pagbablog. Sobrang late yung upload. I think 15 weeks out yung last upload natin. So ngayon, 6 weeks out na lang tayo sa KG Classic. Baba na yung carbs, pero pushing pa rin tayo. Ngayon nandito tayo sa Queen's Fitness Gym sa Lagro, Quezon City. Madalas din ako nag-gym dito kasi malapit lang naman yung bahay ko dito. So familiar na din ako sa lugar na to. Salamat dahil pinayagan nila tayo mag-vlog dito. Shout out kay Kuya Ian. Napumayag ng ari ng Twins. Thank you. So ngayon, shoulder day tayo. Kasama natin si Mr. Big Waves, Coach Julius. So ayan, nandito Kuya Julius. Yo, what up guys? So welcome back to Stan Channel. So ngayon lang siya nakapagpunta ulit. Ako hindi pa nabalik sa YT Channel since busy tayo. Sobrang dami natin ginagawa. Ako nakafollow kayo sa social media accounts ko. Alam niyo naman yung ginagawa natin everyday. And yun, huge shout out sa magkapatid kanila, brother Ian dito sa Twin Fitness. So makitraining kami ng shoulders ni YG, Young Goat, si Stan. So ano siya, 6 weeks out sa KG Classic. So abangan nyo yung show na yun guys. Isa yun sa pinaka-biggest event dito sa Philippines. So KG Classic. So meron din tayong boot doon. Siyempre from Big Waves. Meron tayong collaboration with Team KG. So maraming salamat kay Boss Kerwin Go. Nagpa-hold na tayo sa opportunity. Sobrang laking part sa akin ng Team KG sa brand ko. And meron kaming collab with Team KG. So re-release natin siya sa KG Classic sa July 15, 2023. So 6 weeks out simula ngayon. So yun, takit sa'yo guys. Good luck sa lahat ng mga prep. Galingan natin. Ngayon pa lang, manalo na kayo kasi for sure sa pinagdaanan nyo pa lang prepping itong show. Pakitaan lang natin yung best natin dun sa show day. Yung pinakita natin prep throughout the year, throughout the weeks. So yun, game time guys. 6 weeks out. Let's go. So bago kami mag-start ng first workout namin ni Kuya Julio, activation workout muna kami sa lateral delts. Since sinahabol ko yung lateral delts ko, ito yung nilaan sa akin ni Master na activation workout namin para ma-isolate ko yung lateral delts. Yun, so counted sa workout natin. Ano lang siya, activation, warm-up set, ganun. Para pag nag-start na tayo ng pressing, mas ano na siya, mas full na yung shoulder natin. Till I collapse! Been moving too fast, got my foot up on the gas, full throttle till I crash. I'm back with a vengeance. You gon' see me end this. I will be ascending. I don't ever slack. I got my eyes on a prize. What I see for my life. Shout out kay Bro Broken, sobrang sipag na kaibigan niya na barkada kapatid. Tatatlo pa yun soon. Yo, shout out kay Ming, sobrang last mag trip ngayon na office. Bawi ako sa'yo pag na-prep ka. So I fly, do or die. You gotta do or die, there ain't no compromise, get ready for that. Sabi kasi ni Chris Bumstead, pag cutting ka, hindi ibig sabihin gagaan yung weights. Keep pushing weights pa din daw. Pero syempre, tama yung form, tama execution, tama sa muscle. So, train smart pa din. Kasi pag cutting, mas mababa yung pagkain, mas mababa calories. Mas prone tayo sa injury kasi mas mababa yung energy natin. Okay, first word. Gumaganon na ako. Nahiya ko yan, nahiya. Siya ay nanture. Ano ka? 6 8 10, last 5. 1 2. Naset namin to, lahat ng work
outs ko. Yung end set, lagi siyang may drop set. So ito, mag-drop set kami dito. Siguro 40, tapos kung anong kaya. Mababa, mga 4 drops tayo. Ayun, magsuspot sa atin. Estiman ng Quezon City. Shoutout sa ano, mga kabit nito. De joke lang. Noelian, Noelian. Last two, come on na. Marshall ka lang, Marshall. Tatlo pa, 1, 2, 3. Second workout namin, dalawang workout sa akin ako ang maglilid. Tapos yung dalawang workout naman, or yung tatlo, si Kuya Julius naman. So second workout namin, side lateral, raises, dumbbells, straight set lang, as of course, drop set sa dulo. Rangers around me, I don't know who to trust, gotta ground me. I can feel adrenaline, my heart's pounding. The enemies all around me, surrounding. Tapos sa kami sa shoulder presses na dumbbells and yung lateral raises. So next naman namin, Smith machine. So Smith machine shoulder press. So hindi siya yung the usual na Smith machine na ginagawa na yung standard presses lang ng mga Smith machine. So gagawin natin medyo naka-front yung elbow natin ng slide. So usually kasi pag nag-Smith machine, so nandito lang tayo sa side. So para mas ma-engage namin yung front delts, use lang namin yung elbow namin. May inaaw sa degrees guys eh. Hindi ko alam kung may degrees to. Pero basta ganito yung, ha? 15? 69 ata ito. Oh, 69. LC man tayo. I was made for this. Na may training partner, may spotter, mas mapupush tayo sa workout. Kaya ngayon, nangihina na ako. Lagi na ako dumadayo kay na master. Kaya nag-aayon ako, sabay. Meron pang natitira sa akin pero hindi ko kasi mapush kapag ako lang mag-isa. Kasi syempre, nag-iingat din ako sa injuries. Kaya gusto ko tamang po. So, importante talaga may training partner. Shoutout kay Richmond. Ano pala to? Dito counted as workout sa rear delts namin. Pre-exhaust lang. Ano lang? Reverse fly. So second to the last workout namin, si Kuya Julius pa rin yung nagli-lead. Ano to? Reverse dumbbell fly. So rear delts pa rin. Katapos lang namin mag-activate doon ng rear delts. And then, diretso kami dito. Dumbbells naman. Yo, so pinakala sa exercise namin, gagawa kami ng giant set. Hit namin yung triangle ng shoulder. Yung front, medial, tsaka yung rear delts namin. So gagawa tayong exercise para doon. Tapos na kami ni Stan dun sa mga exercises na nakakapag-overload kami every set. So this time, kahabulin naman namin yung pinaka-muscle fatigue, pinaka-failure, failure reps. I didn't change for this. I was made for this. I was born to make changes. Rearrange this place, gotta tame it. Enemies everywhere when you're famous. They wanna take this dream and deflate it. I hate it. So tapos na yung shoulder workout namin. And sana may natutunan din kayo. Sana parang nakapagbigay kami ng information sa inyo. Although 6-6 out namin, nanghihina na ako kasi bagsak na din yung pagkain. Pero talagang pilupush na kita nyo naman sa workout namin kanina. So ngayon, mag-small talk lang ako and small bit of advice lang from me and from Kuya Julius na parang sa pagkukumpara sa yung sarili sa ibang tao, pagkukumpara ng progress, ng achievements or sa kahit anong aspect. So sinasabi ko lang sa inyo guys na huwag kayong kukumpare yung sarili nyo sa mga tao na nakapagpapit sa inyo kasi parang lahat ng tao competition mo. Kumbaga parang iba pa rin kasi yung alam mo yung being supportive and being helpful sa ibang tao while competing with yourself kasi ako kasi ang mindset ko in terms of those kinds of thoughts
para kasi alam yung ceiling talaga ng career mo, di ba, Kuya? Kapag tinitingnan mo yung ano, yung isang tao, kumbaga sabihin natin ito. For example, ah, analogy lang. For example, ito yung tao na tinitingnan mo na parang competition mo sa show, sa laban, or sa buhay, sa academic, sa lahat. Siya yung hinahabol mo and ini-aim mo. Hindi mo alam na parang yung ceiling ng career mo kaya mo pa higitan pa. Pero na-outlook pa, parang nandun ka lang sa box na yon na pag-focus sa kanya. So parang medyo nalilimit yung potential mo as a athlete or as a person sa buhay na parang, alam mo yun, parang kailangan higitan mo. Ikaw ba, Kuya? Ako kasi, para sa akin, magiging competitive kasi hindi lang dito sa sports mo makikita. Para sa akin yung pagiging competitive, ano siya, in general, lalo na pagdating sa family. Ako kasi, besides pagtuturo, diba, meron tayong brand. Then, sa ngayon, meron din tayo recording studio, so shoutout sa B-Waves Entertainment. So marami din nagtatanong sa akin, bakit may sariling brand ako, nagsusot ako na ibang brand. Pansin nyo yun, nagpo-post ako ng reels, gusot ako ng mga ibang merch ng ibang barkada natin, ako atin sa atin, or kahit na hindi atin sa mga barkada natin, nag-start pa lang yung business dahil nang pagdating sa mga. Since, kuska paano, sa awa ng Diyos, meron tayong platform. Kaya nga sabi ko, bakit hindi ko din tulungan yung iba? Gaya nung nag-start din ako nun, dun din naman ako nagsimula. Akin kasi, para mag-excel ka sa isang bagay, dapat ang goal mo lang lagi is tignan yung sarili mo, matalo mo yung dati mong version from last year mo, ano ba yung mga achievement mo nun na kailangan mas mayigitan mo siya this year. Hindi naman palagi mo siyang ano eh, dito. Hindi ka naman lagi mag-proper press or tatawag kagad ng ganun ka kasi. Baga ano, step by step, makita mo lang mag-proper press ka. Hindi lang din naman in terms of body, in life in general, yung ano ko. Kasi sa akin, yun nga, stay ka lang sa ano mo, sa lane mo, kung ano man yung goal na kailangan mo ma-reach, then huwag mo i-compare yung sarili mo, yung achievement mo sa iba, kasi lahat tayo magkakaiba ng goal, magkakaiba ng ginagawa everyday. Pero pagdating kasi sa sports, lalo na bodybuilding, hindi naman may iwasan yung mga ganun. Pero pag doon ka nag-focus, mas nag-focus ka sa ibang tao, mas mahirapan ka mag-progress. Sa totoo lang, pag nag-focus ka doon sa tao na yun, siya na lang yung, kanyari ah, ako, tapos si Rich, di ako yung sample, or si Ken, si Ming. So sila yung tinitignan ko as a competition. Na which is mali kasi nagaano pwede mo tignan yung tao, hindi siya ano competitive eh, kumbaga healthy competition siya na motivation, maging motivation mo yung tao na yun para ma-reach yung goal mo, kumbaga ano eh, talunin mo lagi yung progress mo sa mga last year, sa mga past na progress mo. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng facing sa buhay. Madaming pwede mangyari sa isang araw, sa dalawang araw, sa isang week, o sa isang ano. Kumbaga parang ano yan eh, nakadepende yan sa takbo ng buhay mo. Kaya ang mabuti dyan is nag-progress ka, natatalo mo, umaangat ka. Kahit gano'ng kaligit yung step na inangat mo, progress is progress pa din. Diba? So, ayun. Yun lang naman yung gusto namin iparating na message sa inyo. Parang you versus you lang lagi sa buhay, in general, sa bodybuilding, sa academic, sa buhay. Kumbaga, sarili mo lang dapat kompetensya mo. Sabi nga nila, di ba? Look in the mirror, that's your competition. Ayun yung dapat nating mindset. I mean, hindi naman para sa akin lang, para sa amin lang. Kumbaga, parang nakadepende pa rin naman sa inyo yun. Ano yung nag-work sa inyo, kasi minsan, yung ibang mga tao talaga, mas nagigigil sila kapag meron silang nilook forward na isang tao talaga eh. Pwede maging ganun. Nakakawad mo siya, pero hindi yung ano siya, nakafocus ka doon. Hindi yung kapag mamotivate ka lang sa tao na yun. Kanyari, may nakita kong successful na tao, mayaman, or maganda yung katawan. Gusto ko maging ganyan one day. So, paano ko ba siya magagawa? Siyempre, aralin mo paano yung ginagawa niya. Pero hindi yung sasabihin mo na, hindi, kaya mo tayo. Kasi, kailangan ang focus mo lang lagi yung sarili mo. Kasi pag masyado ka na nag-focus doon,
hindi na siya ano eh, parang hindi na siya healthy in a way na parang nagiging ano mo na siya, nagkakaroon ka na ng grudge sa isang tao. Ayun, ano, hindi na siya healthy way na kailangan masugitan mo yung tao na yun. Parang ganun. Kailangan maging, ano yan, yun nga, maging motivation mo lang siya para ma-reach mo yung goal mo, yung full potential mo, as a person. Kaya ano eh, yun nga sa sinabi ni Coach Julius kanina, saludo kay Kuya kahit kasi, isipin mo, kahit may brand siya, di ba, sinusupport niya din sila, ano, Kuya Matt. Shout out to Kuya Matt. Yung iba pa din natin, ibigyan naman yung clothing brand. Hindi lang din naman clothing brand kahit nasabi na si Leslie may coaching or anything. Kasi sobrang daming tao ng, na totoo lang sobrang daming ng population sa Pilipinas. Di ba? Masyadong maliit yung mundo para magkita. Masyadong malaki yung mundo para magkita tayo mo pa. Ang sarap makita ng tao na nagtatagumpay sa buhay, na alam mo at some point nakatulong ka doon. Ang sarap tignan ng ganun. Iba yung feeling ng ganun, yung hindi mabibili ng pera eh. Yung state of fulfillment sa pakiramdam na parang alam mo yun, ang gaan mo, hindi ka nakasira na kahit may sarili kang ano, nakatulong ka pa din. So yun guys, yun lang naman yung gusto namin iparating sa inyo, na parang ano lang, parang be kind to everyone. Kung tignan lahat ng condition yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Kung sa bodybuilding man, kalaban mo lang siya on the show day. Pag sa panang stage, afternoon. Kung mapapansin nyo yung Olympia stage or ano, magkakaibigan yun eh, afternoon show eh. Kasi yung sabi sila nag-workout, sabi sila kumakain. Ano lang nila yun, nagiging motivation lang nila yung isa't isa para ma-reach yung goal nila. Ang iisipin magkakaaway sila pagdating sa ano, sa nakikita sa YouTube o ganyan. Pero hindi, magiging motivation na nila yung isa't isa para ma-reach yung goal potential. Yun talaga yung logic doon. Kung mapapansin nyo yung pinagdita Jeremy Bendia last time, sa vlog niya, sobrang ganda ng sinabi niya doon. So yun, salamat kayo Julius sa solid na workout. Good luck brother, 6 weeks out. So takit sa'yo guys sa KG Classic. Kita-kit sa KG Classic ha, 6 weeks out, Palacio de Manila. Yes sir. So what's up guys, siguro last YouTube upload na natin to sa channel natin for our prep series. But mag-upload pa rin naman tayo ng vlogs patungkol sa prep going to the peak week and show day sa channel ni Master. So yun, gumawa ako ng video na to para lang magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin, lalo na sa pamilya ko in terms of financial tsaka mental support, na alam kong pinagtitiisan na lang ako ng nanay ko kasi ang tagal ko na naka-prep since December ata, naka-pre-prep protocol na ako, gumagastos na kami sa diet and other supplementations. Gusto ko lang mag-reach ng malaking pasalamat sa mother ko and sa kapatid ko and to the rest of my family na nagbibigay sa akin ng support. Mapala financial man or boost na binibigay na ng aking family sa prep na to, na para matapos ko to. So second naman, gusto ko rin magpasalamat kila Master Ken, Team Kasayan, kila Kuya Ming, Kuya Mado, Richmond, and many more. So gusto ko rin magpasalamat sa inyo dahil madami akong natutunan talaga all through this prep. Kumbaga, dito ko na-prove na yung sport na to is always a learning process, na kada tao meron kang malalaman na bagong bagay. I-assess mo kung ma-apply mo siya sa sarili mo or pwede mo din gawin trial and error. Pero kasi wala naman aiming for perfection dito sa sport na to. Basta aiming for the best and always matalo yung last year na condition. Kaya ako, proud ako sa condition ko ngayon and confident ako sa ilalabas ko sa KG Classic. So ngayon, itong video na to actually is 2 weeks out. Sakto 2 weeks out namin ito ma-upload. And 2 weeks out, 4 weeks out, confident na ako sa conditioning ko. So talagang malaking pasalamat kila Master Ken Hanoka, kila Kuya Mado, kila Kuya Ming, kila Richmond, and the rest of Team Kasayan, and sa mga nakikilala ko sa bodybuilding industry na tumulong sa akin upang ma-reach ko tong level of physique or
yung foundation ng knowledge ko sa bodybuilding ngayon. So yun, maraming salamat sa suporta nyo, sa mga nagme-message sa akin sa Instagram. Hindi ko man kayo kilala lahat or hindi ko man kayo gaano ka-close. Mga co-competitors ko dyan, na-appreciate ko yung mga messages nyo sa akin, wishing me luck all through this prep. And lastly, gusto ko lang sabihin yung about patungkol sa aking lola. So yun, ginawa ko tong prep na to. Nawala siya 20 weeks out, I think January, after my birthday, siya nawala. So kumbaga, itong prep na to is a really mentally challenged prep talaga. And sobrang devastated ako nung nangyari yun during prep. Kasi every time na nag-prep ako last year, siya yung buwibili ng food ko. Yung kumbaga yung mental support, yung mental boost na binibigay niya sa akin, sinecheck niya lagi yung conditioning ko. And nami-miss ko lang yung mga ganun na moments namin. Kasi wala eh. So, well, that's life. Everybody goes. And it's the matter of fact of just continuing what you do and make the person proud, even if he or she is on land or kay Lord na. Ayun, so thank you sa lola ko for always guiding me this prep. And I know kahit wala lola at lolo ko for guiding me this prep. And I know kahit hindi kayo physically present at the moment, I know na ginaguide niyo naman ako through the process, through the hungry nights, through the hardships na nagraranasan ko, sa mga challenges, sa mga setbacks na hinarap ko ngayong prep. And I know na nandyan kayo lagi para gabayan ako, para i-push ako all throughout this prep. Basta guys, ito ang message ko sa inyo. One thing I've learned through this prep is that champions are not made in show day. Hindi siya yung medals, hindi siya yung trophies na makukuha natin sa show day. It's the process of not giving up. The hungry nights, long cardio sessions, yung mga sleepless nights natin kasi gutom tayo, hindi tayo makatulog agad dahil kumukulo yung chan natin. Yung workload na pinuput in natin sa every training natin. The intensity that we give, ayun yung nagpapanalo sa atin sa prep. And dun pa lang, palagpasan mo lahat yon, matapos mo lahat yon, panalo ka na. That's where champions are made. Yun. So sana na-inspire kayo sa prep series ko this year. Sadly, I mean not sadly, kumbaga I just want to focus on my studies first ngayon pagtapos ng prep na to. So maybe I'll be just competing once this year. And then of course, quality of season, and then next year babalik tayo ng mas malaki, mas condition, and mas mature. Yan, makikita niyo yun. Diba? So yun, maraming salamat sa suporta nyo guys. Maraming salamat sa endless messages ninyo sa akin. Lalo na kay Master Ken, hindi ko mararating itong self-fulfillment na nararamdaman ko ngayon kung hindi dahil kay Master. Napakabait na tao, napaka-humble, and sobrang-sobra. Kumbaga parang feeling ko hindi ko siya coach. Kumbaga feeling ko parang best friend ko siya, parang ganun. Hindi mo mararamdaman yung coach. Hindi mo mararamdaman yung parang just a coach. Magkakaroon kayo ng relationship, and that's the best thing that yung pwede mangyari sa between a athlete and coach relationship. Yung magkakaintindihan kayo ng maigi and vibes kayo sa lahat in terms of outside or fitness or in life in general. So yun. Thank you, Master. Maraming salamat. And maraming salamat din sa inyo sa mga sumuporta sa akin. Yun lang naman gusto ko sabihin. And just keep moving forward sa buhay. Kahit anumang challenges na harapin natin, tandaan nyo, resiliency lagi. Kailangan natin bumangon kasi madami umaasa sa atin. Peace.